Yun no. Magandang araw po muli mga Karo House. Kamusta po kayong lahat? Yan no, magandang araw. Bali today sa March 14 po. Araw po ng Lunes. Yan, bali pagpapatuloy natin yung project natin po doon sa may isang Mia townhouse dito sa may Phase 1 Lumina. Day 39 na po tayo. Yan, napakaganda po ng weather. Yan, bali day off po tayo kahapon. Yan, kahapon po napanood nyo yung upload video natin, no? Meron tayong pinuntahan na subdivision. Yan, dito lang sa may Barangay Biga. Yan, dito sa may Montera Verde. Yan, shoutout po ulit Kuya Albert Magdamit Vlog. Yan, Albert Magdamit Builders. Yan, shoutout po. Good luck dun sa project. Yan, papunta na tayo dun sa site. Okay, dito na po tayo. Yan, no? Bali, ito yung ating pang day 39 po dito sa project natin. Yan, day off po nung tropa kahapon. Batiin muna natin sila. Eh. Si JR, good morning. Good morning. Eh, si Pansy, good morning. Good morning, mga Karo. Dita ako sa my day mo. Ang sarap mo dun sa tingin sa dagat. Ah. Ang sarap maligo ng dagat, mga Karo. Relax na relax, oh. Master Jojo, good morning. Good morning. Yan, no? Boss, si Yogi. Yeah. Good morning, Gi. Good morning. Ayan. Si JJ, nandito dapat si JJ na. Ayan, JJ, good morning, JJ. Layo pala. Ayan. Ito po yung update dito sa ginagawa po namin, mga naiwan namin noong Saturday. Pagpapatuloy po rito yung ito, yung trellis dito. May kulang pa yung dalawang layer pa rito. Siyempre, mga palitada, plastering. Tapos yung demolition, siyempre iwas yung plastering dun sa demolition para yung vibration hindi maapektuhan yung palitada. Yan. So sa taas, pagpapatuloy ni JR yung palitada puro. Tapos sa mamaya, pupunta tayo ng all homes para sa mga kulang po rito na polycarbonate. Yan dito. May kulang tayo dyan si Rojo. Tapos yung H connector, yung H clip. Yan, bibili tayo mamaya sa all home ulit. Yan, na preparation pa lang uli ngayong umaga. Gaya nito, hindi pa masyadong tapos dito yung mga bakbakin. Matibay yung pagkaka-install ng tiles dito. Hindi gagaya din sa ibang unit na ginagawa namin. Yan. Pero kasi ito nga palang buong area bago lagyan ng tiles or installan, kaya ililig test namin yung mga linya para sigurado. May pagkakataon kasi na may tiles na doon pa nagkakaroon ng aberya sa linya. Minsan may leak. Yan, kaya tinitibag uli. Shoutout nga pala. Yan, shoutout kay Ma'am Mercy. Yan o, oh, ito yung chinelas nung biyaya namin ng December. Yan, nasusuot na po natin kasi medyo magaling na yung paa natin eh. Oh. Naisugat ako dati rito. Yan, medyo magaling na. Shoutout Ma'am Mercy, Cloud Family, no, tsaka kay Audal Family. Ayan, maraming salamat po. Yun oh. Ayan, si Pansy tsaka si JR dito nagpe-prepare ng halo. Pagpapatuloy ni JR yung ano doon, yung pagpa-plastering ng mga halo blocks sa taas. Tapos mamaya po, kung makakaluwag-luwag yung tropa, lahat ng bakal po dyan, ipapababa na ho natin. May mga bakal po dyan, Karohas yun, na ispata natin ng video. Yan, ipapababa natin lahat. Siguro doon na lang natin ilalagay sa tapat ng kapitbahay doon banda para may nakakakita. Yan, nababantayan. Yan, bali, samahan nyo kami ngayon, no? Ngayong araw po ng Lunes sa mga magagawa namin ngayon, no? Karohas, enjoy watching na ho. Yan no, sila Pangsi, sila JR oh. Almusal, itlog. Itlog yan ah. Palakas. Vitamina. Kondisyon no. Pampakondisyon. So Jay, nag-almusal ka na Jay? Oo. Ayaw mo sila gayahin. Itlog yan no. Mahaba kayo na yun. Ayan yung bakal natin dito, yung 2x3. Sakto na dito. Yan, kasya na po yan dito. Tapos dito sa may sunroom, Karo House, magkakaroon din yan ng sampayan dyan.
Siyempre yung hindi naka ano, hindi contrast. So ito naman yung Raptor natin, talagang contrast siya na pag ganun, kasi ganyan talaga yan, kailangan magkaroon ng ano dyan, pagpapatungan ng ating trellis. Yung sa hanger sana, pag ganun namin yung ini-install, pero sa client owner yan, pa-flush lang dun sa ano, 2x3. Bibili tayo ng Flexibond mamaya para dito sa slab. Ilang patong yung gagawin natin dyan bago installan natin ang tiles. Kailangan na pumasa muna yan sa leak test. So ililik test natin siya ng one day. Kapag natapos po itong mga palitada dyan sa hollow block sa taas, sa may slab, tapos lilinisin, bababa yung gamit, apply yan ng Flexibond. Ayun nga, ililik test natin ng one day pagkatapos. Siguro pagka bago mag-uwi, ang pupondohan natin ng tubig. Tapos kinabukasan, kung walang magiging leak dito sa may ceiling, dito sa kisame, dyan no, sa taa, sa loob, pwede na po natin lagyan ng tiles, no? Pwede na po natin na installan ng tiles. Yan, para sigurado. Yan karo, sa umpisa na po ng trabaho ngayong araw po ng Lunes. Yan, inuumpisa na rin to ni JJ na bakbakin po to. So ang kinuha namin dito sa magkabilang gilid niya, magtitira tayo ng 30 cm, tapos sa 30 cm din dito. Tapos siguro nasa 160 po yung magiging kakalabasan po nito nung kanyang allowance, no. So kapag pinagawa po natin yan sa aluminum sliding door, yan masa ano, nasa 160 cm. Tinatapos na rin po ni Master Jojo to yung mga trellis, no? Yung mga balangkas po nitong ano, nung polycarbonate natin. Tapos pinagpapatuloy ni Pansky at saka ni JR yung palitada po rito sa likod. Likod ng slab. Ayan po, nagpapalitada na sila dyan. Tapos dito naman si Ogie, siyempre siya yung nagtatabas ng disenyo natin dito sa mga bakal. Eh, si Pansky, siya yung nagdi-deliver ng halo kay JR dyan sa taas. Okay Karos, bali alis muna tayo, punta muna tayo ng hardware. Init. Bibili po tayo ng Flexibond tsaka mga cutting disc na gagamitin po rito sa mga bakal. Tara. Okay, dito na po tayo sa ELC hardware. Dito lang sa may bagta. Siyempre ito yung pinakamalapit na hardware na lagi kong binibilhan. Yan, dito tayo bibili. Okay na po tayo rito sa hardware. Yan o. Ito yung binili natin. Yan, bali limang Flexibond po. Yan, limang galon. Tapos tatlong baby roller at saka 10 cutting disc. Yan, worth of 4,360. Yan. Okay na tayo rito. Tara, balik na po tayo sa site. Let's go. Yan Karos, dito na po tayo. Dito muna yung ibang gamit. Di pa naman ito magagamit eh. Tsaka baka tayo yung magpintura nun, o yung mag-apply ng Flexibond dun sa slab. Tuloy-tuloy lang po yung trabaho nila rito. Ayan, ang bala ng grinder. Ayan, 10 piraso yan. Tapos dito halos kompleto na po. Ito na yung pinakahuling trusses na kinabit nila rito, yung bracing, tapos nag-additional ng sampayan dito. Eh Master John, nandiyan na yung ano, mga bala. Bala na, grinder, cutting disc, para sa mga bakal. Ang karagdagan na materials dito. Tapos syempre yung mga ginawa ni Ogie rito,
dito sa 2x3 dito, sa mga trusses dito. Ginagawa niya rin dito. Na-apply niya ng pioneer epoxy. Yan, sa may mga masilya po siya para hindi pasukin ng tubig. Tapos nakapagbaba na sila ng mga bakal dito. Ito. Check natin dito sa taas. Yan. Medyo maluwag-luwag na kahit papano. Tapos ito. Yan, palitada. Halos matatapos na yung palitada, ito na lang po. Ito na lang sa dulo. Puntahan ko na dun, ha? Tapos yung butas nga pala na inabutan natin dito, yung sinarado na namin, doon na namin nilagay yung pinaka-down spot. Kaya mamaya, akyat tayo rito. Akyat tayo rito kasi medyo basa pa to. Yung nilipat na po natin doon yung pinaka-down spot niya kasi yung clibin itong slab papunta po doon. So para hindi maging makapal yung topping niya, nilipat na lang natin. Yan, pati yung dito, yung palitada rito, tinatapos na lang. Isasama natin yan sa pag-apply ng Flexibond. Yan, walang Flexibond yan eh. Kaya, pero yung kahit hindi naman na kailangan kasi nandyan na yan sa taas eh. Pero sasama pa rin natin. Mga bakal natin dito sa gilid. Yan, mamaya ililipat po yan doon sa may unahan ng bahay. Siyempre pagagalitan tayo ng opisina nito pag nakita nila to. Tapos yung sitwasyon naman dito sa left side wall dito sa may corner, medyo na mga ngalahati na yung butas niya. Ayan po yan, a grinder. So ito, pinaliwanag na namin bakit ginagrinder muna. Para yung vibration po ng paggamit ng shipping gun, hindi nagbabibrate yung buong bahay. At saka syempre para maging pantay din po yung ano niya, yung pagtibag niya. Yung gagamitin niya pa lang ano rito, door jam, igawa po sa bakal. Bali 2x3 tsaka isang 1x1. Kaya yung gagamitin po rito. Yan, abangan natin niya kapag may kabit na. Mga natapos na palitada rito. Medyo maluwag na. Ang gagawin na lang dyan, lilinisin. Pag malinis na, pwede na mag-apply ng Flexibond dito. Yan, mga karawas, sa mga makakapansin po ng mga demolition dito sa mga bawat wall. Ayan, dito, tsaka rito. Baka masabi nyo, baka humina yung ano natin, yung pundasyon, yung actual turnover. Hindi ho. Bali, kung naalala nyo, napanood nyo yung day 1 hanggang day 5 nito. Yung about sa mga foundation ng extension, ng corner. Bali, itong area na to, yan, sinalo na po yan ng ano, ng ating pundasyon dito sa may gilid tsaka sa likod. Ganon din dito. Ika nga, mas malalalim pa yung pundasyon natin kaysa dun sa actual turnover. Mas malalaki tsaka mas malalalim pa. Yan, yan na po yung nagsilbi na pundasyon niya. Yung ginawa nating mga poster dito. Unti-unti na lumuluwag yung ano, yung bahay. Gawa nung, yun, may mga ano na. May mga tibag na rito, kita na yung loob tsaka yung sa gilid. Tapos ito kung bakit namin binaklas to, yung pintuan lang, pero asintadahan po yan dito, asintadahan siya pataas para maging pader din. Tapos ito, hinati namin yung sukat nito sa dalawa. Bali, ito yung magiging toilet area
Bali, ito yung magiging bathroom area. Tapos dito naman yung magiging toilet area. Kakaroon siya ng holding dito sa gitna. Lavatory. Ayan, lavatory, yung basin. Tapos magkabilang pintuan. Dito tsaka rito sa kabila. Ayan, Karos, break time na po. Ayan na. Kusa ano sa eskwela na anong pinakapaborito mong oras subject? Overtime. Overtime. Break time. Recess, no, recess. Okay. Oh, ayan. Ayan na. Dito na tapo pa. Ay, paluto ng pancit kanto, no. Paborito. Good. Dito na kain. Dito na. Dito na kain nanay. Kain tayo, Karos, kain. Ya, merienda muna ngayong umaga. Merienda. Uwi muna tayo sa bahay, Karo House. Meron lang akong aasikasuhin doon. Tara. Okay, dito na po tayo. Yan, sa bodega. Yan, napapansin ko kasi medyo makalat na naman to eh. So, lilinisin ko muna to. Update nga pala dito sa bodega namin. Karo House, ano, ipu-pull out ko na ibang mga gamit dito. Yan, lilinisin ko na to. Dahil mukhang nag-isip na yung may-ari rito na baka ipasalo na yung unit na to. Wala tayong ganong kalaking halagang pera para kunin to. Tsaka hindi ho kasi ganong kalapit sa bahay. May dalawang unit pa. Siguro kung ano to, Karo, siguro kung kalikit nito yung bahay namin, kahit mangutang pa ako, makuha ko lang to. So yun, shoutout sa may-ari na si Ma'am Rowena. Yan, shoutout po. So, syempre, ngayon, ang gagawin ko, lilinisin ko muna to. I-arrange ko. Arrangement. Tapos, para maganda tingnan, hindi masakit sa mata. Tapos, ito mamaya, yung air compressor. Kailangan namin to mamaya. Yan, kailangan to. Kasi yung sa slab, bago tayo mag-apply ng ano, waterproofing, bubugahan po natin ng, ano, ng air compressor para malinis at kumapit ng husto yung ipipintura natin. Yung i-apply natin na waterproofing. Yan, mamaya kailangan natin to. Yan, segregate ko lang to. Para kahit pa paano, maaliwalas naman natin yan. Tara. Sabang nag-aayos tayo din sa bodega. Nandito yung mga bata. Ayan, gumagawa sila ng ano yan, welcome note na Bebe Bingo. Ang Bebe Bingo? Bakit Bebe? Bebe talaga? Yeah. Isko? Ayan na, si Chanel. Sino may isulat nito? Raven. Kuya Raven. Si Kuya Aki. Ayan na. So gagawa daw sila ng ano gagawin nila? Banner. Banner para kay Bingo mamaya. So mamaya makukuha na kasi natin si Bingo. Saya ka. Saya-saya na si Chanel. Yeah. Okay, syempre kain na rin tayo ng tanghalian mga Karohaus. Ayan ah, kain po tayo. Ngayon lang ulit tayo magiging magkakasabay-sabay na kumain. Ayan nga pala si Mrs. nagluto ng ginisang repolyo. At saka yung ano to? Pork chop? Pork chop. Ayan, pork chop. Ang kain po mga Karoro sa inyong isa, oh. It's me! Kain mga Karoro House. Ayan, kain po. Tara. Yan mga Karawas, after po natin mananghalian, balik trabaho na po ulit tayo ron.
Dala na nga pala natin yung air compressor. Ito. So gagamitin natin panlinis to ng flooring ng slab para matanggal lahat ng alikabok. Siyempre ito, yung binili natin mga Flexibond. At saka meron tayong dala rito na 1x1 na stick. Ito yung gagamitin natin na para humaba yung roller natin. Tara, let's go. Ito na po ulit tayo sa site. Pero after ko lang dito, alis muna ulit tayo. Naubusan tayo ng epoxy primer para dito. Yan, para mapinturahan ito. Check muna natin yung taas kung matatapos nila ngayon. Yan, mukhang matatapos nila. Yun na lang yung side, tapos naglilinis na lang. Nandito, pakikuhaang. Mabigat eh. Dito, iakit po yung compressor dito para malinisan. Baba ko na lang dito ka nga. Basahin muna ito, sir, diba? Ha? Basahin muna. Oo, anin ko na yan. Ayan na, ibababa ko lang itong air compressor dito. Tapos si Pangski na lang mag-aakit. Ayan, tara, punta tayo dito sa hardware. Let's go. Okay, dito na ulit tayo sa hardware. Ayan, bili tayo epoxy primer, 2 litro. Yan, bali 440, 220 yung 1 litro. Yan. May kasama lagi yan na catalyst na. Okay. Ay, ang init. Tara. Okay, dito na ulit tayo. Primer epoxy na gagamitin dun. Ito na yung sitwasyon dun sa mga natitibag na wall. Unti na lang. Tapos nagkakabit na sila nung pinaka door jam nitong ating pintuan dito sa may corner. Yan, makikita nyo rito, may asintada po ng hollow blocks to. Uli. Yan, bali ipapantay po siya dito sa may sukala nung slab dito sa may corner lot. Yan, nandun na rin po yung air compressor, nandun na rin po sa taas. Yan Karos, bali ka-cancel ko muna yung pagbili ng polycarbonate na gagamitin para dito. Yan, hindi pa naman namin siya may kakabit ngayon. Tapos medyo mahaba siya, wala siyang paglalagyan. Bukas na lang. Bukas natin bibilin. After kasi na may epoxy primer to, pipinturahan pa po ito ng kakulay nito. Yan. Kaya hindi muna natin siya bibilin. Bukas na lang ng bukas. Ano mang oras bukas, pagbukas na yung all home. Nabili na natin siya. Yan, kita tayo dito sa taas. Tara. Yan, dito na tayo sa taas. Yan, linis na po. May nawalisan muna ni Pangski. Yan. Pawalisan muna. Pagkatapos, gagamitan natin ng air compressor itong nawalisan niya. Para matanggal ng tuluyan yung mga alikabok. Air compressor natin. Ito na yung mga nakasintadaan nila rito sa gilid. Yan. Yan, palitada nito, rough lang ka raw house, rough plastering lang. So, pinapantay na lang po yan dito. Bali yung mga karosya, mga alikabok na yan. Yan yung mga nakasiksik dito sa flooring. Yan ah. Yan, tatanggalin natin yan para mawala lahat. Gamit itong air compressor. Yan. Para yung flexible natin mas kumapit. Malikaboki! Ano kayong mata? Yan, bali itong part lang muna.
birahin natin ang ano ng Flexibond. Tapos itong pinalitadahan dito sa may hollow blocks nito, yung sukalo niya, ay huli na lang natin to. So papaabuti natin to ng at least 2 to 3 coatings kung ano yung pinaka magiging ano niya. Kung halimbawa pwede na po siya, pumasa na siya sa leak test, kahit second coating pwede na yun. Yan. Medyo bagong palitada pa to. And dito si Ogi, na-applyan niya na po ng epoxy primer itong mga bakal dito sa balangkas ng corner dito sa may sunroom. Ayan. Okay, pagpatuloy na natin to. Yan. Ayan, Karos, naka-isang galong kagad tayo. Flexibond. Ayan, kinapalan natin. Ang ginawa lang natin dyan, binuhos kagad natin. Tapos, ni-roller na lang po natin. Dinistribute natin sa bawat area. Bali, Karos, ito yung pinakamahalaga, yung mga gilid. Lalo-lalo na rito sa extension ng pader. Ayan, pwede mag-penetrate ng tubig dyan. Ayan, timpla ulit tayo. Ayan, bali mga Karos, mag-update tayo rito sa slab natin habang nagwa-waterproofing tayo gamit tong Flexibond Boysen. Ayan o. So sa amin, Karo House, subok na to. Kaya ito yung madalas na ginagamit namin. Highly recommended sa slab. Pero pagka waterproofing po sa mga pader, maraming brand na pwedeng kahit hindi Flexibond ang gamitin mo. Pero pagka sa flooring, mas gusto namin na Boysen Flexibond. Yan, highly recommended. Yan, hindi siya sponsor ha, Karo House. Sinishare lang namin, no? Hindi pa kami pinahiyan ito kahit kailan. So ito, limang galon siya. Nabawasan na natin yung konti, yung pang limang galon. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ito na lang yung lawak na pipinturahan natin o yung applyan natin ng waterproofing. Sakto na yan, yung isang galon. Tapos patutuyuin na natin to ng buong isang araw. Pwede na po natin uling lagyan uli, no? Or pwede na uli natin na applyan uli ng isa pang mano. Tapos ililick test po natin to gamit yung tubig. Ibablock po natin yung PVC pipe doon, yung downspout niya. So, ibablock natin para mapondohan ng tubig. At titingnan natin kung magkakaroon pa ng leak to sa ilalim. Kapag hindi na ho, hindi nagkaroon ng leak, pwede na po natin na pa-installan ng tiles, no? Tiles installation. So yun yung pinaka basic pero siguradong method, no, ng pag-install ng tiles sa slab. Yan, medyo makapal yung una nating timpla. Yan, last na lang to. Meron pang tira na doon sa pang limang galon. Yan, may nagpapa-shoutout po nandun sa kabilang bakod. Hindi ko naririnig yung malakas. Yung mga bata. Yun na. Sige. Ayan, bumaba muna tayo rin sa taas. Lapitan natin yung mga bata na nagpapa-shoutout. Nanonood din to ng vlog natin eh. O bata, lapit kayo. Ayan o. Oo po, si Maki, shoutout po kay ano, kay sa papa ko si Makmak. Yun, shoutout kay Maki tsaka sa papa niya na si Makmak. Ayan na. Shoutout po si Jeric, shoutout po. Shoutout po sa mama ko, kayang po, tapos papa ko Edgar. Yun no, shoutout kay Jeric. O, nasaan yung iba pa? O, lapit na. Okay, nahihiya yung iba. Sige ha, ingat kayo dyan, ingat.
Yung kalahating galon na lang yung natira dun sa panglimang galon natin. Bubus na lang po natin to rito. Yan, halos tapos na. Yan ka Rosa, mag-uwi na naman po. Mag-update muna tayo ngayong araw po ng Lunes, day 39 po tayo rito. Yan na. Ito yung ating day 39 dito sa isang Mia with corner lot extension dito sa Lumina, dan sa Cavite. Yung ano po, yung slab doon, yun, sa flooring, nakapag-apply tayo ng Flexibond. So, na-blackout po natin lahat yun. Tapos dito naman, natapos natin yung pag-welding ng welding works. Itong may mga trusses ng ating polycarbonate, tsaka na-applyan ng masilya, at tsaka na-applyan po ng epoxy primer. Yung mga hollow blocks po rito, ayan, may mga kanto na siya. Pati rito. Yung konting retoke na lang po yan. Maaari lang simulan po yung grills dyan para safe na. Tapos bukas, pipinturahan yung mga bakal ng kakulay po nito na inilagay po rito, pinampintura rito. Yan. Tapos maaaring may kabitan natin yung polycarbonate kapag natuyo na. Yan, bukas na natin bibilihin yan. Tapos dito, tibag na, tapos may door jam na rito. Eh, abangan natin kung ano yung magiging itsura ng pinaka door jam po dyan. Tsaka yung pinto kapag natapos tong bahay. Alright. Karos, uwihan na po tayo. Uwihan na yung tropa. Sige Jay, ha? Ingat, ingat. Okay, sa mga nagpapashoutout sa next vlog na lang po ni sir. Pasensya na kayo, medyo pagod eh. Yun, yun. Sige Jay, ingat ha. Master Jojo, ingat, ingat. Sige, sige. Ingat, ingat. Yan mga Karohaus, kita-kita po tayo sa susunod na video. God bless po sa ating lahat, tsaka ingat. Okay, dito na po tayo sa bahay Karohaus. Ngayon si Mrs. Naga. Paa, bawal. Gandito lang. Bawal chinelas. Ayan, naglalampaso na po siya. Nag-general cleaning na po siya rito. Tapos nag-prepare pa po siya ng... Ano ito, alcohol? Alcohol. Every time na hawak dun sa aso, magde-disinfectant muna. Parang yun na. Ayan. Naglinis na si Mrs. Ah, dito na hawapa ka. Ang dami ko sa akin. Tapos dito, naglapasa ka na rito. Okay na, ano. Yun, o. Sa ngayon, mga Karo House, meron kaming in-order ni Mrs. na, ano? Playpen ba yun? Playpen. Sa Shopee? Shopee tsaka Lazada. Shopee tsaka Lazada. Pero mamayang gabi, yung katabi natin siya matutulog, si Bingo rito. Yan, tabi kami dyan. Tapos yung ano nga pala, yung travel crates. Yan yung travel crates, mga Karo House, ano, hindi naman pala talaga natin siya magagamit. Maraming nagsuggest sa amin. Tapos yung ninang ko na nagbigay po ng pambayad ng pambili po ng mga gamit ng aso tsaka pambili na rin ni Bingo, eh sinuggest niya na ibalik na lang po namin. So binalik namin siya. Tapos ito po yung mga ipinalit po namin. Halos marami pa po ito eh. Marami pa tayong kulang, no. Pero in order na natin lahat sa Lazada tsaka sa Shopee. Yung pagkain, Puppy Lab, yung milk, sa ano to? Kochay. Ayun, ang dami. So, tinuruan naman kami po nung ano, nung breeder nung aso. Tapos yung shampoo, nasaan yung shampoo niya? Hindi siya may taas. Andito yung shampoo. Ayan o. Ayan yung shampoo niya. Tsaka yung kainan, no? Inuman at tsaka kainan, ito po. Tsaka syempre yung laruan ni mawawala, you know. But to... oh. 'Di ba? So tatapusin na po namin yung paglilinis dito.
Susunduin na po namin si anak si Bingo. Parang may baby ulit ah. Ganun talaga. Na Chanel. Hindi na baby si Chanel. Hindi na baby si Chanel, may baby na uli kami. Oh, sige na. Taray mo nga ate ko kung sasama siya tayo. Sige na. Bingo. Alis na kayo po. Babay na ikaw sa mga kapatid mo anak. Ayun do. Babay na ikaw na. Ang laki na. Bye bye kay mommy. Bye. Alis na ikaw kay Bimbo. Ano, umiyak yung mantuto? Alam mo paano sila matulog? Patong-pato. Ganun sila matulog. Message ko kay Bingo, pag syempre alis na siya. Gusto ko syempre, tsaka ano pala, deserve naman ni Mama Joy, tsaka ni Sir Lee, na magkaroon talaga ng dog, sabi kong gano'n. So, binigay ko kasi talaga sa kanila, yan ang talagang ano, hindi price na ano, price na bully talaga. Binigay ko talaga yan ng friendly price, kasi alam ko, maaalagaan nila ng maayos. Message ko kay Bingo, syempre, healthy naman yung bebe namin na yan. Tsaka kahit ma-miss ko yan, nandyan lang yun sa face 2. Madaling-madali kung makikita. Kaya talaga sabi ko kay Ate Majoy. Kasi makikita ko talaga. Yun lang, message ko kay Sir Lee tsaka kay Ate Majoy. Ingatan si baby. Tsaka masarap po magbigay sa newbie talaga. Sa newbie. Kasi alam ko, aware, alerto. Konting nararamdaman, tanong agad yan. Kasi pagka sa binigay mo talaga sa mga ano na, dadaanin pa sa mga home remedies yan eh. Apoy, wala naman pong masama sa home remedies, pero gusto ko kasi talaga yung mabibigay. Mag-alaga kasi ng aso, dapat may kapasidad kang mag-alaga. Tama. Hindi naman siya life lang na ano eh. Kailangan ano siya eh, responsibilidad siya eh, talaga eh. Yung mga yan, hindi ko tinuturing na aso yan eh. Tinamo ko 24/7 aircon ko dito. Hindi talaga eh. Kaya bumili man ako ng baby talaga. Yan, napakalaga po ni Mang Julian dito sa ano, kay Bingo. Si Bingo. Bingo na yan eh, Bingo na rin yan. Ito yung first dog ko, si Primo. Hi! Maraming salamat ha. Walang problema. Yeah. Alagaan po basta namin ang gusto. Basta pagka may mga tanong kayo, health issues, walang problema dito. Ano ko, vitamins anak? Alam niya na. Pwede naman yan dahan-dahan mong ilabas, pero kasi may tendency matapon, ang mahal, di ba? Sayang naman. So, ang ginagawa ko kasi ganito. Maanak. Hanggang sa ibibuko niya yung bibig niya. Vitamins to, anak ko. Vitamins. Wow, ayan na. Pwede na ipasa. Ito dito ate sa gilid. Okay, sa gilid. Tapos, ganyan. Ayun, dapat may ganun pala. May imas na ganun. Ayan, okay na. Magpaalam ka na, Bingo. Bye-bye na kayo. Ang kay Ma'am Julie and saka sa family. Ayan. Thank you. Thank you, babe. Chat-chat na lang ako sa'yo, ha? Bye-bye. Hello, babay na siya kayo noon sa mami niya. Mami niya ito. Pagmahangin lang. Hello, Bella. Pagmahangin lang. Medyo yan ang may pago kasi baka tara, Bingo, ha? Uwi na tayo. Bye-bye po. Bye-bye. Salamat. Thank you. Okay, dito na po tayo sa bahay, mga karoha. Sino si Bingo? Ayan, oh. Meron silang ano. Welcome, baby. Patingin niya, Chanel? Bingo! Bingo! Ayan o. Yay! Ito na si Bingo. Gusto niyo na kunin eh. Oh, ayan si Bingo. Welcome natin. Wow! Malinis lagi kamay ha, pag hawak kay Bingo ha. Chanel o, tonto ha. Ganito, like this. Oh, like this. Oh. Just like this. Ikaw kanyang kiss. Ganyan na ha. Kailangan malinis ang kamay ha, may pang spray tayo ron. Sa kamay ini-spray yan ha, hindi kay Bingo ha. Paliwanag ha. Andali, gana natin siya rito. Bingo! Bingo! Baby yan ha, baby ha. Kay Bingo to ha. Tabi tayo mamaya Bingo matulog ha, okay? Huwag matakot, Bingo, ha? Huwag matakot, ha?